pangalan mo. Ito ang nakatala sa ating banal na kasulatan. Ang katawang lupang hiningahan ng buhay at takilang bigha ay babalik sa alam mo na kanyang pinagmulan. Walang sino mang bigha ang may kapangyarihan buhay ng isang nilalangin yung mauna. Subalit kailan lamang ay nabalitaan natin na may isang tao nagsasabi kaya niyang buhay. Uy, kain na! Mga kaibigan, narito po tayo ngayong gabi para kausapin ng taong kinutukoy ko. Walang iba kundi si Madam Sabrina. Magandang gabi sa'yo, Madam Sabrina. Magandang gabi rin po sa'yo, Ate Luz. At magandang gabi rin po sa lahat ng mga nanonood. Ngayon ko na po mapapakita sa kanila kung paano ko bumuhay ng patay. Maniniwala ba kayo dyan? Ako? Hindi. Imposible naman mangyari yan eh. Noon po, nagdala ako ng bangkay sa studio. Hindi po ako pinapasok ng security guys. Matakos at pinahuli pa ako sa pulis. Hindi ba dapat lamang naman, Madam Sabrina? Dahil hindi dapat natin igalan ang katawan ng tao. Buhay man o patay. Nakakapangilabot isipin. Imaginin mo, bumabangon ng patay? Nakakatakot. Ito naman, naniniwala ka agad dun. Gimik lang yun. Malay mo, totoo yung sinasabi niya. Imposible. Eh kung bumangon nga, nakakatakot. Hindi lang nakakatakot, nakakawalang gana pa. Sa kanya. Kanino? Doon po sa nagsuko sa amin. Amin? Mahal ba kayo? Kasi po, Ate Lutz, marami kami na may ganitong paniniwala na hindi talaga namamatay ang tao. Nagito, akin na ba yan? Parang namamahinga lang. Diyan po sumasamba ang aming kulto. Kulto? Ano? Ibig mong sabihin kulto? Yun pong pare-pareho ng paniwala. Excuse me, ma'am. Ma'am, pinabibigay ko sa inyo ito ng principal. Thank you. You're welcome. Sorry. Ano sabi? Oo talaga. Pinagre-report niya ako sa opisina niya as soon as possible daw. Tungkol saan daw? Ewan ko. Basta ako, pumunta ako muna si sir. Mamaya na lang tayo magkita-kita. Good luck! Ganito po kasi yun, Ate Lutz. Siya po ay mahihahalin tulad natin sa isang uod sa halaman. Isang araw, bigla na lang, hindi na natin makikita. Bigla na lang, napapalutan ng kung anong bagay. Yun ang tinatawag natin, kukon. Akala natin, patay na ngayon yung kukon. Yun nga ang kukon. Pero sa looban, may buhay. Bigla na lang isang araw, makikita natin ang dating uod. Ngayon ay isa ng paru-paro. Buhay na buhay. Na maganda ngayon. Ganun po ang paniniwala namin. Mabuti pa kaya, Ate Lutz, buhay po ng bangkay para maging mas klaro ang aking paliwala. Oh, sandali na nga, Madam Sabrina, no? Bago ang lahat, nais ko munang pasalamatan, mga kaibigan, ang tumutulong sa aking show. Thank you, ito ang tanong ko eh! Ano to? Ano to? Ano to? Sakitin mo ako! Baril po. Eh bakit mo dinala ito sa eskwela? Kasi po, yung daddy ko na-assassinate sa amin. Kaya, lahat kami magkakapatid, delikado. Eh bakit mo pinalo ito sa ulo niya? Ha? Eh kasi daw po, tito ko yung bumaril sa daddy niya eh. Talaga naman eh. Napakabata niyo pa para magdala nito. At paano kung... Puto ka! Sir!
di nagkamatayan pa kayo. Alam ba na mga magulang nyo nagdadala kayo ng mga baril sa eskwelahan? Opo. Eh, panigurado lang naman ho yan eh. Moran, you are suspended. I want to see your parents tomorrow. Meanwhile, gusto kong magkamaya kayo. Ayoko na maulit yung nangyaring to, ah. Yes, sir. Okay? Ayoko na maulit yung nangyaring to. Hindi po, sir. Sige, sige, sir. Kamaya kayo. Sige na, sige, sige na. Sige na, sige na. Moran! Nanay mo, ha? Tumoro! Yes, sir. Sit down, sit down. Thank you, sir. There's this very important matter. I think it requires your immediate attention. Tungkol ho ba sento, sir? This is about your sister. Kay Ate Rowena ho? Bakit? Hirap na ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang mamatay. Ayon kay Father Salazar, binindisyonan niya at binigyan niya ng huling komunyon ang Ate Rowena mo nung isang linggo. Pagkatapos ng seremonyas, binigay ng ate mo kay Father. Simula noon, wala na siyang nabalitaan mula sa kanya. Ilang beses niyang sinubukan na bisitahin si Rowena. Pero hindi siya pinatuloy ng mga biyena ng ate mo. Bakit to ho? Hindi ko alam ang dahilan. Kapatid ka ni Rowena, no? Oh, bakit? Patay na siya. Patay na ang ate Rowena mo. Magandang umaga po. Ate Rowena? Ate, anong
ginagawa mo? Ate! Ate, tama na yan! Sino ka? Magandang umaga ho! Ako ho si Rosaline. Hindi niyo na ba ako natatandaan? Ako ho kapatid niya. Oo, natatandaan kita. Kailangan na magpahinga ang Ate Rowena mo. Pagod na siya. Ikaw rin, Iha. Alam ko, pagod ka sa biyahe. Berto? Ano po, ma'am? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang magbobomba ng gamot kapag may tao? Ano ba nangyari kay Ate Rowena? Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Pero bakit ho kayo may kabaong sa bahay? Alam mo, Iha. Akala talaga namin hindi na makakaligtas ang ate mo. Kaya pinaghandaan na namin. Pero ayan, nakayanan naman ang katawan niya. Salamat at nabuhay pa siya. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa kanya. Kumusta na nga po pala si Kuya Milton? Wala ho ba siya dito ngayon? Wala na siya. Umalis na siya. Ho? Bakit ho? Saan ho siya pumunta? Pagod ka, Rosaline. Kaya, pumasok na tayo para makapagpahinga kayo ng Ate Rowena mo. Huwag! Ako na lang. Kaya ko ito. Mangkado, bukas nga inspeksyonin yung mabuti yung garden. Baka may nabubulok na namang hayop doon. Siguro may napatay na namang pusa yung si Berto. Kabilin-bilinan ko kasi dyan kay Berto. Siguraduhin muna niya na walang hayop sa garden bago siya magbomba ng malatayon. Alam naman niyang nakakapatay ang gamot na yun eh. Matigas ang ulo niyang si Berto. Tama na yan. Nasa harapan tayo ng pagkain. Ang nabubulok ay hindi na dapat pinag-uusapan. Ate, bakit puro sabaw lang kinakain mo? Tikman mo to. Masarap to. Huwag mong pakialaman ang pagkain niya. Eh, wala naman ho siyang kinakain kundi puro sabaw. Talagang yan lang ang pinapakain namin sa kanya. Bakit? Anong masama sa sabaw? Ang sabaw na ito'y galing sa kaybutor ng buto at punong-puno ng sustansya. Sustansya ng buhay. Mula sa ubod ng buhay. Pero hindi naman ho pwedeng... Iha, ako ang doktor na nag-aalaga at bumubuhay. Nag-aaruga sa ate mo. Ako ang nakakaalam kung anong dapat niyang kainin. Hindi ko naman ho sinasabing... Ate? Ate, bakit? Ano ho nangyayari sa kanya? Talagang ganyan, Iha. Paminsan-minsan ay inaatake pa rin siya. Inaatake ho ng ano? Kando, dali natin sa kwarto. Maghintay ka lamang sa labas. Huwag kang mag-alala. Kaming bahala sa kanya. Pero gusto ko po... May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman pa. Ate,
Ate, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Sabihin mo naman sa akin kung ano nangyayari, oh. Bakit ka sumulat? Bakit ganun ang nakalagay sa sulat mo? Ano bang tulong ang hinihingi mo? Ate, magsalita ka naman, oh. Ate, ano bang ginawa nila sa'yo? Ate, ano ginagawa mo? Ate, palis na tayo dito. Hindi ko alam kung anong ginawa nila sa'yo, pero alam ko mali. Ate, umalis na tayo dito. Siya masyadong magaling. Kadalasan kung gabi, lumalabas siya at nagpapalakad-lakad. Baka kung mapano siya. Hindi naman namin siya maaaring bantayan sa lahat ng oras. Bakit ho ganun? Bakit parang hindi ho siya normal kung kumilos? Bakit siya nagkakalkal ng lupa? Bakit siya kumakain ng lupa? Alam mo, iha, masyado kang tensyonado. Siguro dapat hindi ka masyadong nagkukulong dito sa bahay. Alam ko na masakit sa kalooban mo na makitang may karamdaman ng ate mo. Bakit hindi ka magpasyal sa bayan bukas? Alam mo, iha, maraming bagay ka na makikita rito na hindi mo makikita sa Maynila. Bakit hindi ka lumabas? Maglakad-lakad ka. Makikita mo. Gagaan ang pakiramdam mo. Boy! Bakit mo sinabi sa akin na patay na Ate Rowena ko? Totoo naman ah, patay na siya. Hindi. Buhay na buhay siya. Naglalakad, kumikilos, kumakain. Buhay siya. Patay na yun. Siguro nga kumakain. Naglalakad, kumikilos. Pero patay na siya. Dahil namatay na siya. Ang nanay ko, magaling na hilot. Sabi niya, ang mga patay daw ay dapat nililibing sa lupa. Kung doon tayo sa kabila dumaan, baka wala pa tayo sa kalahati ngayon. Nakakatakot naman dito? Ako, hindi ako natatakot sa patay. Sabi ni nanay, wala doon nagagawa ang patay. Mas dapat ko pa daw katakutan ng buhay. Nandiyan na libingan ng ate mo, oh. Dapat matagal na siyang nandyan. Kailan niyo ba talaga siya ililibing? Magmula nang ibigay niya sa akin ang sulat na yan, hindi na ako mapalagay. Sinubukan kong dalawin siya pero ayaw naman akong papasukin ni na Dr. Redoblado. Kaya pinasabihan kita kagad. Maraming salamat po, Father.
Kumusta naman ang Ate Rowena mo? Hindi ko na nga po maintindihan kung ano nangyayari. Nahihiwagaan ho ako sa mga ginagawa ni Ate at sa mga ginagawa ni na Dr. Redoblado sa kanya. Naglalakad ho siya, kumikilos, kumakain pero hindi nagsasalita. Parang walang naririnig pag kinakausap. Tsaka bakit ganun, Father? May kakaiba siyang amoy. Mabaho po. Amoy na bubulok. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa kanya. Rosaline. Patay na ang kapatid mo. Pero buhay ho siya. Marami talaga ang kababalaghan sa mundong ito. Nangyayari pero mahirap ipaliwanag. Halimbawa, ang tinatawag nating mga milagro. Totoong mga milagro. Nangyayari talaga ang mga milagro. Basahin mo man ang banal na kasulatan. May lumalakad sa tubig, ginagawang alak ang tubig, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, at nabubuhay na muli ang mga patay. Pero ang mga milagrong yan ay perpekto. Dahil ang gumawa sa mga yan ay perpekto. Ang Diyos. Pero ang pananatiling buhay ng Ate Rowena mo ay hindi perpekto. Hindi siya nakakakilos ng normal. Hindi siya nakakapagsalita. Yan ay sa dahilang ang gumagawa ng milagrong yan ay isa lamang tao. Walang taong perpekto. Kung sino man ang taong bumubuhay sa kapatid mo ay ginagamit lamang ng masamang espiritu. Iba ang ate mo. Iba naman si Lazarus. Father, isa pa kong pinagtataka ko ay kung bakit kumakain si Ate Rowena ng lupa tapos pinapahid na ito sa kanyang katawan. Binabawi na siya ng lupa. Ang katawang lupa ay babalik sa lupa. Lupa sa lupa, alabok sa alabok. Rosaline, ilibing niyo na ang Ate Rowena mo. Yan ang itinuturo ng ating relihiyon. Ang patay ay dapat nating ilibing.
nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Ano ba talaga nangyayari dito? Ba't ka nandito? Si Ate Rowena, ba't siya nagkakaganon? Bakit lahat sila, si Father, si Tano, bakit nila sinasabi sa akin na patay na daw si Ate Rowena? Pero bakit buhay pa siya? Ano ba talaga nangyari? Ano ba talaga ang totoo? Patay na siya. Ha? Patay na ang Ate Rowena mo. Pero bakit buhay pa siya? Hindi ko maintindihan. Binubuhay na lamang siya. Binubuhay? Nino? Ano ba ang akala nila? Ano ba ang akala nila sa Ate Rowena eksperimento? Bakit ka pumapayag? Wala akong magawa. Ayoko nangyayari kay Rowena, pero wala akong magagawa. Kailangan mamatay muna ang mga taong bumubuhay sa kanya bago siya malagay sa payapa. Ang bumubuhay sa kanya, mga magulang ko. Sila? Si Papa ay pinuno ng isang grupong kampo ng kadiriman. Sumasamba sila kay Satanas. Naniniwala silang kaya nilang paguhin ng tadhana sa tulong ng kapangyarihan ng kadiliman. Ano nga gawin natin? Patayin mo sila. Ako, hindi ko kaya. Hindi ko kaya patayin ang sarili kong mga magulang. Kaya kung gusto mo maging payapang Ate Rowena mo, patayin mo si Papa at si Mama. Patayin? Paano? Ilagay mo to sa pagkain nila. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi ko. Yan lamang tayong paraan, Rosaline. Kuya Milton, hindi ko kayang pumatay. Hindi ako mamamatay tao. Matitis mo makitang ang Ate Rowena mong ganyan? Gusto niya ng mamahinga. Gusto niya ng kapayapaan. Ipagkakait mo yun sa kanya? Lalo na kung alam mo, ikaw lamang kanyang pag-asa. Sige na, Rosaline. Gawin mong sinasabi ko sa'yo. Sige na. Maawa ka sa kanya. Sige na! Sige na! Ilagay mo na! Ibuhos mo na! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya!
isang susi sa kadenang nakakabit sa ate mo. Pakawalan mo siya. Wala akong lakas sa loob. Nailibing siya. Ikaw na lang. Ililibing ko siya, Kuya Milton. Hindi ko kaya. Walang ibang pwede gumawa nun, kundi ikaw, Rosaline. Kuya Milton. Hindi siya makakaroon ng katahimikan hanggat hindi siya nailibing. Umalis na tayo dito. Siguradong papatayin tayo nila kapag nalaman nilang gagawin natin. Bilisan mo! Rosaline, anong ginagawa mo rito? Tinitingnan ko lang ho kung anong niluto niyo. Gutom na gutom ka na siguro, no? Medyo ho. Tama. Nakahanda ng mesa. Kakain na tayo. Kukuha na lang ho ako. Salamat ho. Siya nga pala. Tagkausap na ba kayo ni Mrs. Ontiveros? Tungkol saan? Tungkol doon sa lupang ibinibenta niya. Oo, nasabi niya sa akin yun. Pero hindi ko gusto yung ganong klaseng lupa. Bakit naman? Tsaka na natin pag-usapan yan. Nasa harapan tayo ng pagkain. Rosalinia, ayaw mo ba ng sabaw? Ho, mamaya na lang ho. Ang sabaw ang unang dapat kinakain, hindi ang kanin. Bakit? Hindi mo ba gusto ang sabaw na inihanda ni Mangcardo? Mangcardo, lagyan niyo na nga ng sabaw ang mangkok ni Rosaline. Sige na, Rosaline. Masarap ang sabaw pag mainit. Iha, humigop ka ng marami. Masustansya yan. Pala si Ate Rowena. Huwag mo na siyang alalahanin, Rosaline. Nasa mabuti siyang kondisyon. Sige na, humigop ka na ng sabaw. Thank you.
Sige, Iha. Masarap ito. Kain ng kain. Sige, kain. Sa palagay mo, gaano katagal bago umepekto ang malatayo na inilagay mo sa sabaw? Ilang minuto pa kaya bago bumula ang iyong bibig? Akala mo siguro mamamatay kami sa lason na inilagay mo, ano? Huwag kang mag-alala. Walang lason. Tinapon na ni Mang Cardo ang sabaw na may lason. Rosaline, bakit mo kami gustong patayin? Dahil masama kayong tao! Ikaw ang masama. Pumapatay ka ng tao. Kami. Umubuhay kami ng patay. Kung masama ang ginagawa namin. Kung lumalabag kami sa batas. Dapat sana'y matagal na kaming inaresto at ikinulong. Labag sa batas ang pumatay ng tao. Pero kailanman ay walang batas na nagbabawal na bumuhay ng patay. At yaman din lamang na alam mo na ang aming lihim. Dapat ka na rin mamatay. Pero huwag kang mag-alala. Bubuhayin kita muli para hindi ka na maging abala kahit kanino. Pabayaan mo siya! Wala naman siyang matatakwan. Tawagin ang mga kasama. Kung naiintindihan mo ko, magkita tayo sa sementeryo. Kailangan mo na magpahinga, ate. Tutulungan kita. Mahal na mahal kita, ate. Huwag niyong pabayaang makawala yung babae.
Hanapin niyo siya. Mag-iwalay kayo. Kayong dalawa. Dito tayo. Kailangan natin ng pala! Pala? Diyan meron! Rosalie, yung ate mo, nandun sa libingan ni Aling Mona. Ayun oh! Ate? Ate? Namamatay. Hindi siya matatahimik hanggat hindi namamatay si Dr. Redoblado. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ang Ate Rowena. Ayaw nila siyang patahimikin. Ate, gusto ko na tulungan. Dapat magribing sa kanya. Sa wakas, matatahimik na rin siya.